Hello everyone and welcome back to our channel, and for today's video, pag-uusapan naman natin ang freedom of the human person ng Introduction to Philosophy of the Human Person ni Roberto D. Abella. Let's go! What is freedom? What is the essence of freedom? Freedom daw is an intrinsic and essential property of the person. Ibig sabihin, ang tao ay natural na malaya at hahanapin ng kalayaan kung pakiramdam niya ay pinagkakait sa kanya ito. Ang importanteng indikasyon ng kalayaan ng isang tao ay ang abilidad nating pumili at gumawa ng hakbang. Ang freedom natin to act, yun yung pinagkaiba natin sa ibang nilalang. Mas maiintindihan natin ang kalayaan ng isang tao kung ihahambing natin ito sa mga hayop. Ang ibang mga hayop, para silang tao kasi raw nagpe-perform sila ng actions kapag merong iniutos sa kanila, gaya ng stay or fetch para sa mga aso. Hindi ito pwede sa isang tao. Hindi ka pwedeng basta na lang lumapit sa isang estranghero, itsahan mo ng bola, sabay-sabihan mo ng fetch. Matitignan ka talaga ng masama kapag ginawa mo ito. Ang isang tao ay hindi basta magre-respond sa command na fetch kasi hindi naman siya sinanay para sumunod gaya ng isang aso. Hindi na-experience ng tao ang buhay gaya ng mga hayop. Ang mga hayop kasi, nagbe-behave sila base sa kanilang instincts. Ibig sabihin, ang kanilang mga actions kadalasan ay parang nakaprogram na sa kanilang isip, depende sa stimuli o yung rason kung bakit sila magre-react. Ang tao ay may kakayahang pumili kung ano ang kanyang gagawin depende sa kanilang kinalalagyang sitwasyon. May expect mo sa isang aso na pare-parehas lang ang gagawin kapag binibigay ng master ang commands o utos. Ang isang tao, dahil nga natural sa atin ang freedom, nagiging dynamic tayo. Ibig sabihin, unpredictable ang ating mga action at walang sinusunod na pattern. Halimbawa, pwede kang sumunod sa utos ng nanay mo ngayong araw, pero hindi natin masasabi na susunod ka na naman sa kaparehas na utos kinabukasan. Tapos next week, tinapos mo na ang gawain ng hindi man lang inuutusan. Ganon ka-dynamic ang isang tao dahil nga sa freedom. Sinasabi rin nila na ang freedom ay isang power to be what you want to be at isang abilidad to decide and create yourself. Sa puntong ito ng buhay natin, meron na siguro tayong ideya sa ating mga personal na kakayahan. Although meron tayong minanang mga katangian galing sa ating mga magulang, karamihan sa ating mga characteristics ay dahil sa ating mga desisyon sa buhay. Halimbawa na lang pagdating sa ating talento. Madedevelop lang natin ito kung pipiliin natin maglaan ng oras para malinang ito. Ang mga kagustuhan at pananaw natin sa buhay ay iba pang mga aspeto na nakakaapekto sa ating personalidad. Kagaya na lang ng pag-i-imagine mo sa iyong sarili bilang isang successful professional in the future. Ang nature mo as a human person ang nagbibigay sa iyo ng abilidad para sa ganitong imagination. Ang freedom mo naman ang nagbibigay sa iyo ng abilidad para magsumikap at makamit ang pangarap mo. Freedom is rooted in the human person's self-determination and the exercise of intellect and free will. Ibig sabihin, ang tao ay malayang nagpapasya at ang bawat ginagawa niya ay sumasalamin sa kung anong klaseng tao siya. Kaya nating maging mabuting tao kung gugustuhin nating gumawa ng kabutihan. Magiging masama naman tayo kung kabaliktaran ang gagawin natin. Ito yung nature of self-determination. Malalaman natin kung anong klaseng tao ka kung susuriin natin ang inyong mga gawain. Tingnan daw natin tong picture, may dalang libro si Samuel, mga libro, pero habang naglalakad siya ay nawalan siya ng balanse at nahulog mga dala-dala niyang libro. Imaginin niyo raw kung kayo ay isa sa mga nakakita sa nangyari kay Samuel, alin sa mga sumusunod ang gagawin niyo? Ang tatlong pictures na to ay mga posibleng reaction ng mga makakita. Hindi siya tutulungan, tutulungan siya, hindi na tutulong, pagtatawanan pa. Ang freedom ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para pumili sa mga posibleng reaction natin sa nangyari. Pwede rin tayo maka-come up ng bagong option na wala sa mga binigay. Kunwari, pwede kang tumawa pero tutulungan mo rin naman siya pagkatapos. Ang kakanyahan ng freedom ay hindi siya limited sa mga actions na expected ng ibang tao,
pwede tayong gumawa ng mga bagong actions at magdesisyon kung itutuloy ba natin ito. Itutuloy ba natin ito o hindi? Ngayon, balikan natin ang nangyari at tanungin mo ang iyong sarili kung bakit mo pinili ang ganong reaksyon. Kapag nagre-reflect tayo sa mga ginawa natin, mas naiintindihan natin ang ating sarili. Ang mga ginagawa natin ang makakapagsabi kung umaalalay ba tayo sa dignidad ng isang tao at sa kanyang kalayaan. Having freedom, however, may kasamang responsibilidad. Posible na ipagpawalang bahala natin ang freedom sa pamamagitan ng ating mga piniling desisyon. Freedom also requires a degree of control from the person who exercises it. Mas nagiging malaya raw ang isang tao pag may control siya sa kanyang sarili. Halimbawa, ang isang taong nalulong sa pinagbabawal na gamot ay hindi gaanong malaya dahil hindi na niya gaanong nakokontrol ang kanyang sarili. Ang mga taong madaling madala sa kanilang emosyon ay masasabi rin nating less free kasi yung mga actions nila ay base sa bugso ng damdamin. Although alam nilang mali, ginagawa pa rin nila ito. Wala na silang gaanong control sa kanilang sarili. Persons who are denied their freedom by other individuals, groups, and institutions are also dehumanized. Hindi na makatao ang turing sa kanila. Slavery ay hindi makataong gawain kasi puwersahang pinagtatrabaho ang isang tao. Dehumanized din ng mga taong kinulong kasi tinanggalan sila ng karapatang maging malaya. Subalit, yung mga tao na yon, syempre, na dehumanized din nila ang taong ginawan nila ng kasalanan, kaya sila kinulong. Meron tayong iba't ibang klase ng freedom. Una, physical freedom. Ito ang tumutukoy sa kawalan ng physical restraint. Ang tao ay pwedeng pumunta kung saan niya gusto. Walang physical na puwersa ang pumipigil sa kanya. Oo nga't meron tayong mga physical na limitasyon bilang tao at hindi tayo pwedeng pumunta sa magkaibang lugar ng sabay. Pero yung freedom natin ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para pumunta from one place to another. Ikalawa, psychological freedom. Ito ay tinatawag ding freedom of choice. Ang tao ay malayang gawin ng isang bagay na sa tingin niya ay tama. Malaya rin ang tao na hindi mag-perform ng action. Ang psychological freedom ay nasa atin na mula pa noong pinanganak tayo at hindi pwedeng kunin nino man. Wala raw outside force ang makakapilit sa isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. At panghuli, moral freedom. Ito ay isang freedom na humahalili sa dignidad ng isang tao. Dapat daw ginagamit ng tao ang kalayaan upang mag-grow as a person. Mas nagiging malaya raw ang tao kapag nagagamit niya ng wasto ang kanyang kalayaan. Nagiging less free naman daw kapag mali ang paggamit nito. Malawak ang kaalaman ng tao pagdating sa kung ano ang katotohanan at kabutihan, at kapag ginamit ng tao ang kanyang kalayaan para gumawa ng masama, nagiging hindi na siya makatao at nakakatapak na siya ng freedom ng iba. What makes us free? How does freedom shape our experiences? May dalawang elements that define freedom: voluntariness at responsibility. Ang voluntariness ay tumutukoy sa abilidad nating umaksyon base sa ating free will at self-determination. Ibig sabihin, kaya ng isang tao na mag-decide kung gagawin niya ba ang isang bagay o hindi. Ang kanyang desisyon ay gawa ng kanyang free will. Ang voluntariness ay tumutukoy din sa kakayahan nating gawin natin ang isang bagay kahit walang nagpapagawa sa atin ito. Analyze natin itong scenario at ating alamin kung paano na-express ang voluntariness. Naglalakad si Mang Lito nang makita niya ang isang bata patawid ng kalsada para habulin ang bola niya. Masasagasaan na sana siya ng taxi, pero sinagip siya ni Mang Lito. Reflect daw tayo sa actions and choices na ginawa sa situation. Kailangan ba talaga ni Mang Lito na sagipin ng bata? Oo nga't meron siyang freedom para tumayo na lang at hayaan ang bata na masagasaan. So kung ginawa niya yon, ano magiging resulta? Posible ba na mayroong ibang tao sa sidewalk na handang isakripisyo ang kanilang kaligtasan para sa bata gaya ng ginawa ni Mang Lito? Anong masasabi mo kay Mang Lito at sa kanyang ginawa? Ano kaya ang resulta ng kanyang ginawa?
mag-reflect ka naman daw sa iyong experiences or actions. Nasubukan mo na bang gumawa ng hakbang para solusyonan ng isang masamang sitwasyon? Mayroon ka na sigurong na-experience na situation kung saan may masamang mangyayari. Nag-volunteer ka ba na gawin ng isang bagay para hindi mangyari yon? O hinayaan mo na lang? Tingnan naman natin ang mga pictures na to. Alamin mo ang mga nangyayari at i-discuss daw kung ano ang tamang gawin sa ganitong mga sitwasyon. Kapag nag-desisyon tayong gumawa ng isang bagay, may kalakip itong consequences. Lahat ng ginagawa natin ay may kapalit. At hindi lang nito maapektuhan ng taong gumawa ng action, kundi pati na rin ng ibang taong involved dito. As a free being, dapat marunong tayong tumanggap sa mga consequences sa ating mga ginawa and take responsibility for them. Ang ikalawang element ng freedom, ang responsibility. Ito ay tumutukoy sa pananagutan ng isang tao sa mga kinahinatnan ng kanyang ginawa. Taking responsibility, pwedeng ang mismong tao na gumawa ng isang bagay ang voluntaryong tumanggap ng responsibilidad o di naman kaya ay ginawa siyang responsable ng ibang tao. So pwede kang umamin sa iyong kasalanan o kung hindi, ang ibang tao ang magpo-point out nito sa iyo and hold you responsible. Balikan natin ang sitwasyong kanina ni Mang Lito. If naligtas ni Mang Lito ang bata, siya ang aako ng responsibilidad sa isang heroic action. Ang mga tao na nakakita sa kanya ay gagawin siyang bayani dahil sa kanyang ginawa. On the other hand, kung hindi naligtas ni Mang Lito ang bata, ang taxi driver ang responsable sa nangyari. Si Mang Lito naman, ma-feel niya na siya ang responsable sa nangyari kasi hindi niya naligtas ang bata. Voluntariness and responsibility go hand in hand in determining a person's freedom. Kung ang isang tao pwersahang pinagawa sa kanya ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban, hindi siya dapat maging responsable sa kanyang ginawa. Ang tao na punersa ng mga magnanakaw na buksan ang safety vault ng isang bangko ay hindi responsable sa krimen dahil ginawa niya iyon involuntarily. On the other hand, ang tao na walang kaalaman sa epekto ng kanyang actions ay mako-consider as acting with diminished freedom. Isang halimbawa ay ang isang prank gaya ng panggugulat. Ang nagulat mong kaibigan pwede siyang tumakbo at ma-injury. Hindi mo intention na saktan ang iyong kaibigan pero nangyari ito dahil hindi mo na-consider ang mga consequences sa iyong actions. Kung wala ang dalawang elements ng freedom, human freedom is diminished dahil dito makakagawa ang isang tao ng mga gawaing hindi kaaya-aya sa kanyang sarili at ibang tao. Isa pang reality na dapat hinaharap natin when we exercise our freedom is that freedom is experienced through the act of making choices. Oo nga, dahil sa freedom, marami tayong maiisip na mga desisyon at mga actions pero isa lang ang pinipili nating maisakatuparan. Although, ang pagkakaroon ng abilidad na pumili at maisakatuparan ng isang bagay ay hindi nangangahulugan na dapat tayo gumawa ng hakbang every time. Minsan kasi, yung choice na huwag gumawa ng anumang hakbang, minsan acceptable siya at moral depende sa sitwasyon. Kapag pumili tayo ng gagawin, hindi na natin mababalik pa ang nangyari na. Kaya importante na dapat pag-isipan natin mabuti ang mga desisyon na ating pipiliin para hindi tayo magsisi sa huli. Importante ang self-reflection sa pag-take advantage natin sa ating freedom. Dapat hindi natin hinahayaan na maging alipin tayo sa sarili nating mga emosyon. As free and rational beings, dapat alam natin kung gaano kaimportante ang pagiging responsable when it comes to freedom. Kailangan nating mag-reflect sa ating mga ginagawa, i-consider ang mga epekto sa ating gagawin at pumili ng tamang decisions o actions kung saan mas makaka-benefit tayo. Siguro narinig nyo na yung kasabihan na my freedom to swing my fist ends where your nose begins. Tungkol ito sa human freedom, though essential siya, hindi pa rin siya absolute. Human freedom should be exercised with control
and a recognition of reasonable limits. Nagseset tayo ng mga limits sa ating sariling kalayaan. Kinokontrol natin ang ating mga thoughts, emotions, and actions depende sa sitwasyon. Thus, kaya siya hindi absolute. Pwedeng limitahan ng isang tao ang kanyang freedom o hindi naman kaya i-give up niya ito ng tuluyan kung sa tingin niya ay makapagbibigay ito ng maraming benefits. Halimbawa, ang tao kahit nauna siya sa pila, hindi siya mauunang pumasok dahil mas gusto niyang mauna ang matanda. Ang isang profesional ay mas pipiliing kausapin ang kasama sa trabaho in private kaysa gawin ito sa isang department meeting kung siya ay may kasalanan. Pwedeng galit ka na sa iyong guro pero hindi ka sumasagot kasi ito ay maituturing na disrespectful act. Marami ng galit na mga tao dahil sa korupsyon pero hindi nila pinipiling dalhin ito sa kalsada at magpakita ng violence. Sa halip, nag-iisip sila ng mas reasonable at legal na paraan para ma-express ito. Ang paglilimit sa ating personal na freedom ay nangangahulugang kailangan nating i-sacrifice ang ating mga pansariling interest at tanggapin ng realidad na merong mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kunwari, meron kang freedom to pursue a degree pero hindi naman kaya ng mga magulang mong gastusin kaya doon ka na lang sa mas murang kurso. Ginaguide tayo ng sense natin tungkol sa kung ano ba ang tama o mali para ma-recognize at mag-decide ukol sa mga limitasyon ng ating kalayaan. Our society also imposes restrictions on our individual freedom. Kunwari, hindi tayo pwedeng basta na lang tumawid o maglakad sa kung saan-saan. May mga batas tayong sinusunod para mapanatili ang peace and order. Freedom should also be exercised with regard for knowledge and truth. Bilang mga nilalang na may kakayahang mga tuwiran, natural lang sa atin na mag-isip muna bago gumawa ng isang bagay. Ginagamit natin ang freedom to act at dagdagan ng ating karunungan na ginagamit naman natin para gumawa ng mga desisyon kapag nalalagay tayo sa mahirap na kalagayan. Ang abilidad natin na kumuha ng mga impormasyon at mga karunungan regarding a particular na mga sitwasyon ay napaka-importante kasi nga ito yung tumutulong sa atin para makagawa tayo ng maayos at matinong choices. Kunwari sa pagboto ng mga officials sa isang student council elections, yung iba pinipili yung mga kilala nila, yung iba pinipili kung kanino sila nagagandahan o nagwagwapuhan, pero yung ibang mga estudyanteng maalam, pinipili nila mga kandidatong sa tingin nila ay may kakayanang i-address ang mga issues sa school. Sa pagpili ng tamang impormasyon na kailangan sa paggawa ng best course of action, hindi raw siya madali pero kailangan para tama at matino ang ating mga choices, decisions, at actions. Kapag tayo naman ay gumawa ng isang bagay base sa isang incomplete o maling impormasyon, maaaring maging sanhi ito ng paggawa ng mga desisyon na makakapagbibigay ng pinsala sa atin o sa ibang tao. Kaya dapat maging matalino tayo sa mga ganitong bagay. In exercising our freedom, dapat daw we recognize and uphold not only our individual freedom but also the freedom of others. Para sa lahat ang karapatan ng kalayaan. It must be enjoyed by all kasi dahil dito nagiging maganda ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao. Kasama rito ang kalayaang mamuhay at piliin ang personal identity, freedom from slavery, freedom of speech, pati na rin ang freedom of thought, conscience, and religion. Dapat kinukonsider natin ang freedom ng ibang tao at hindi natin ginagamit ang freedom natin para ma-restrict o maging balakid sa freedom ng iba. At yun, hanggang doon na lang ang lesson natin tungkol sa freedom. Sana marami kayong natutunan. Mag-subscribe ka na for more videos at turn on mo na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads ko. Don't forget to click like and if you want, you can add your comments down below. Bye-bye!